Hi everybody, welcome back to my channel. Hi, how are ya? No, just kidding. What's up mga ka-fungi? You're still here with me, Dale. So I know it's been a month since I last vlogged. It was my mom's birthday, I guess. And as you can see on the lighting, my skin looks so glowing because I'm having a good skincare for the past month and I'm just loving it. And I hope na hindi mausog because I'm loving my skin right now, please. And I'll be getting my braces on, yay! So, it's July 27, by the way. Now I know the date today. And I hope that I can show you the process of how I will get my braces on, because this vlog has been a part of my life. And people are asking me, or some of my friends are asking me, why I'm not doing vlogs anymore. It's a bluff. I'm still doing vlogs. But it just happened that this vlog is for a part of my memory. It's memories, and there's no big event that's happening right now aside from this. And I just hope that I can show you the process all the way, or through me having my braces on starting today and until the day that I have my braces on. So stay tuned and watch the vlog. What's up mga ka-fungi? It's August 3 today and nagpa-x-ray ako. Anong pangalan ito mga? SJ Orb. X-ray and laboratory clinic sa may Kawayan. And kukwento ko mamaya kung paano in-x-ray. Hi y'all! So it's been 2 weeks since I last updated. So last week na I was told to do the standard panoramic and the lateral cephalometric x-ray. So I had 2 types of x-ray. One is from the front teeth and one is yung hanggang jaw para makita nila kung pwede ba talaga akong mag. So ayun nga, today is August 12 and my appointment with doctora is 10 a.m. So it's about 9:30. So I think kailangan na namin umalis para hindi rin kami malate sa appointment and hope to be back soon. What's up mga ka-fungi? So, ayun nga, pagpasensyahan nyo muna at hindi ako makapagsalita ng maayos dahil I'm trying to practice saying words para naman hindi ako mabulol kasi ayoko talagang mabulol. But sa ngayon, hindi talaga ako ganun kasanay kasi it's hard to close my mouth. So, ngayon is mag-story time muna tayo. Story time. So, ayun nga. Last week when I first went to my dentist, it's Dr. Janine Malyari, and they told me na kailangan magpa-x-ray so they could see kung pwede talaga akong mag-braces. And then, hindi kasi namin nagawa that day kasi nga we were so busy. That's why we rescheduled it after a week. So that was last week. When I got my standard panoramic and my lateral cephalometric x-ray, then na okay naman yung x-ray, then gusto na nila ako dapat lagyan ng braces that day. But also happened na may pupuntahan na akong party and hindi ako pwedeng lagyan ng braces because I can't eat at the party. And that party is one of parang my friend Ate Oben's birthday and it's very special to me. That's why, wait na, nag-shake si Mela. That's why hindi siya, Mela is here kasi basa siya na kayo. That's why hindi pwedeng maglagay ng braces that day. And so we schedule it today. Today is August 12. It's Sunday. Tomorrow kasi is holiday. That's why walang pasok. Then ngayon nga guys, I already have the braces. So I went there kanina mga bandang 10:30 a.m. Then natapos na kami by 12 dahil mahaba rin yung pila. Pero sobrang bilis lang po ng process ng braces. I will insert some clips here. So ayun nga, pag-uwi namin is already 12:30 and nagugutom na ako. And sabi lang syempre ni Doc na I could only eat soft parang soft food diet. Pero it's not for long. As long as kaya ko na daw mag-chew, or as long as I'm able to eat something hard, kung kaya ko na daw, it's up to me kung kailan ako kakain. So hindi naman nila sinabi na it should be in a week, it should be in 3 days.
So kung kaya ko nang kumain tomorrow or even today, I can eat. But it's been only 6 hours since I have my braces on and I'm already feeling that discomfort. So I cannot call it pain kasi I can tolerate naman, but it's quite discomforting. So 12:30 when I got home, then kumain kami almost 2 o'clock na. Then kaninang mga bandang 3, natulog ako, nagising ako ng mga bandang mag-aalas at iis, sorry na bobo. Then, ayun, medyo masakit siya. I tried searching on the internet kung ano yung pain, kung bakit ganito. And they said na may discomfort daw talaga for 3 to 4 days dahil hindi rin naman nasabi ni Doc. And hindi naman ako nagagalit or like anything na hindi ako nasabihan because ang dami rin talagang pasyente. And they were so welcoming, they were so great. Ang galing talaga nila, but it also happened na hindi na ako nakausap nila Doc about it. But it's okay kasi internet is very helpful naman. And then ayun nga, 3 to 4 days daw yung discomfort. And yung feeling niya guys, it's parang hinahawakan yung nipin mo. Like right now, yan. Napakagat ako bigla nang hindi ko sinasadya and sobrang sakit niya kasi pwede mo lang i-close yung teeth mo like this. Ah, ganyan. Pero, lalo na itong pangil ka dito tsaka yung pangil ko sa taas, kapag nag-touch sila ng medyo quick or medyo malakas-lakas ng slide, as in like parang nararamdaman mo yung yanig to the point na parang matatanggal yung buong ngipin mo. Kasi kanina may nilagay sila na parang pampanob. And ngayon, since naka-close nga sila, they're being tightened together, sobrang vulnerable nila. That's why nag-iingat din ako kasi baka matanggal yung brackets or it's either matanggal yung ngipin ko. But yeah, I hope na tomorrow I could show you guys yung reactions ng mga friends ko kasi I'm planning to meet them tomorrow. And sa sobrang daldal ko nga guys, but none of them knows na magpapabraces ako today. Even mama, I told mama na not to tell anyone, my friends or her friends, na I'm having my braces on. That's para makasurprise din. And I hope you could see guys kasi look, I know I'm not guapo, but I look uglier, look. Diba? I look ugly, but okay lang yan kasi I did this naman to eliminate my flaw or my insecurity sa ngipin. That's why kailangan pag umiti ako, it should be with full confidence. Stay gorgeous. Yan, nandiyan tayo sa bahay nila Baba. Fill in, guys. Dali, may surprise ako. Ay, pasabi mo mausap sa bahay nyo. Kaya alam ako na kasi. Mababa. Kaya ito ka lang pa-brace. Hindi alam tayo pa. Tinago ko talaga. Wala akong pinagkwento ka. Masakit. Gagi. Sakit? Hanggang ngayon, medyo masakit. Kaya lang ka lang pa-brace. Siguro nga. Sunday. Diba? Nasa kanoon. Thoughts, dali. Ang galing ko. Naitago ko. Oh my God, ang galing. Yan ba yung usok ni tita? Bright smile. Hoy, hindi ka. Talagang hindi ko kinuwento kahit kanino kasi pati yung mga CEO friends ko surprise ko. So, yeah. Parang nag-vlog ka? Yung paglalo ka na din, di ba? Totoo yan? Hindi, pero-tainer lang. Nag-tainer. Yung mga gawa-gawa ng mga dentista sa tabi-tabi. Hindi, totoo pa yan? Totoo nga. Baka kasi mama yung binibili lang eh. Surprise. Ala, di niya na-fansin. Ay, totoo. Ala. Ano yan? Isasama mo ko ito sa vlog. Tapos yung reaction lang niya. Hi! Ay! 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 Gracious ka na! Hi, Rachel. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Gracious. Hi! Ayaw, walang kwenta. Di niya napansin. Hi guys! So, I was about to edit the vlog but I thought it was too improper to end it that way. So, ngayon, isa-sum up ko na lang para sa inyo. So, today is Friday and it's almost 5 days since I got my braces on and nasasanay na nga ako magsalita. And, update lang guys, hindi na nagtatama yung upper teeth ko, yung front teeth sa lower. Like, look at this. Nakita niya na may gap.
hindi sila nagtatamaan yung up and yung down. And guys, kaya ko nang mag-bite. Hindi na siya masakit when I bite. Nakakain ako ng karne ngayon. And 3 days lang after nung braces ko, nakakain motto in life right now is, iiyak man ako sa sakit, pero kakain ako. So, dapat laging ganun lang yung mindset nyo, guys. Mahirapan man kayo, pero kakain kayo kung ayaw nyong mga yayat. And also, guys, kung gusto nyo magkaroon ng braces, I don't have to recommend it sa tooth care kagaya nung sa akin, but make sure that it's in a legal place na permitted na yung doctor nyo is, yung doktora nyo or yung dentist nyo is also permitted, graduated from a dental medicine school. And, of course, other factors like pag marami nagpapagawa, kapag you're influenced or you're recommended by someone, by your friend, but just make sure na it's permitted, it's legal, it's official, and that you're getting what your money worth. And just to be clear, you'll have your braces kapag kailangan mo talaga siya. Kapag maganda na yung ngipin nyo, please, huwag nyo siyang gamitin as prosthetics, huwag nyo siyang gamitin as pampaganda lang, because it's a no-no. Tanggapin nyo, guys, kung gaano kayo kaganda. Just embrace yourself. But if you have your braces like me, also make sure na idadagdag nyo siya sa confidence nyo. Hindi yung porket naka-braces kayo, lalo nyo ibababa yung sarili nyo. Because we are beautiful in our own skin. Just remember that. So, bye mga ka-fungi. Stay tuned for more updates.